Bakit ang dami ko na-plan pero walang nag-reply? Linisin mo yan. Opo. Welcome back sa RFW TV, ang karamay mo sa iyong online hanap buhay. Ngayon, kung andito ka sa video na ito, you're either 1. Nag-apply ka na nag-apply sa online jobs.ph or OLJ as it is popularly called, pero wala nagre-reply. O kaya 2, magsa-start ka pa lang at nagre-research ka paano pa taasin ang iyong chances to get hired. And that's exactly what we'll answer in this video. Bakit walang nag-hire sa iyo sa OLJ? At kung paano ang tamang diskarte sa onlinejobs.ph to get yourself hired. Ngayon, simulan na natin isa-isahin ang mga maling diskarte sa onlinejobs.ph. Maling diskarte number 1, yung pag-apply sa mga employers na hindi naka-paid account sa onlinejobs.ph. This isn't commonly known pero may dalawang klase kasi ng employer sa OLJ. Una, yung may fully paid account at pangalawa, yung naka-free account lang. For you bilang isang job applicant, ang pinaka-importante mong malaman ay ito. Ang fully paid account lang ang pwedeng mag-reply sa iyo sa onlinejobs.ph. Yung mga free account, hindi. And so, nagsasayang ka lang ng oras at apply points sa pag-apply sa mga free account dahil hindi naman sila nakaka-reply sa iyo. So pro tip, mag-apply ka lang sa mga paid accounts. Malalaman mo for sure na ang isang account ay paid account pag ginamit mo ang employer search tool ni onlinejobs.ph. May link nito sa video description. Simple lang gamitin itong employer search tool. Ika-copy-paste or itatype mo lang ang pangalan ng employer dito sa text box at bibigyan ka na ng results na ganito. Sabi dito, "We have found this employer in our system and it is associated with a fully paid employer account." So, sure ka na paid account ito at may capability sila na mag-reply sa'yo within the platform. Pero take note ha, hindi guarantee ito na magre-reply sila. Pero, tataas ang chance mo na ma-hire sa onlinejobs.ph if you qualify potential employers using this method. At kung gusto mong pataasin pa lalo ang iyong chance ma-hire sa OLJ, wag na wag mong gagawin itong susunod na maling diskarte. Maling diskarte number 2. NFI o not following instructions. Basic na basic, 'di ba? Kahit school pa lang tayo, pwede na tayo ibagsak ng teacher pag NFI. Paano kung trabaho pa kaya? Tingnan natin ang isang sample job post. Kung babasahin mo ito na maigi, gusto ng employer na i-start mo ang message mo sa kanya with the code word growth. At pag hindi mo ginawa ito, fail agad. Kaya dahan-dahan lang sa pag-a-apply ha. Read each post carefully bago mag-message. Next, ang pangatlong maling diskarte. Ang hindi paglagay ng link to your resume or portfolio sa iyong message sa onlinejobs.ph. Ngayon, hindi actually obvious kung paano mag-attach ng file sa OLJ. Actually, wala kasi silang feature to attach files. So, paano mo ilalagay ang resume or portfolio mo? Well, kailangan mong gumamit ng cloud storage. Sa example na ito, Google Drive ang ating gagamitin kasi simple lang siya at free pa with your Google or Gmail account. Pumunta ka lang sa drive.google.com, mag-login, at makikita mo na ang screen na ito. Dito, pwede ka mag-upload ng files like resume or portfolio nga. Tapos, right-click and share mo lang yung link. Pero very very important ha, kailangan mong gawin na yung general access ay naka-anyone with the link. Kasi otherwise, hindi ma-open ng employer itong files na shinare mo. Pag nakuha mo na yung link, i-paste mo lang as part of your message. Huwag mo lang kakalimutang i-test muna na gumagana yung link bago isend ang message. Meron din ibang cloud storage options tulad ng Dropbox at OneDrive. Gamitin mo lang kung anong meron ka. Kung gusto mo ng detailed na step-by-step guide, check mo lang ang link sa video description on how to attach files in onlinejobs.ph.
manindiskarte number 4, yung pagmaramihang pagpapadala ng job applications. Ginawa ko na rin itong maling diskarte na ito dati. Naisip ko kasi, pag mas maraming application ang pinapadala, tataas ang chance na magkaroon ng trabaho. Pero sa online jobs, hindi ito totoo. Bakit? Well, put yourself in the shoes of the employer. Ang dami mong makikitang nag-a-apply sa'yo, pero parang hindi naman nila napapakita yung kailangan ng negosyo mo. Halatang nag-mass sending lang yung applicant. Lalo na dito sa onlinejobs.ph, makikita nila yung message activity mo pag nag-check sila ng iyong profile. Kung ikaw yung employer, mapapaisip kang mag-hire ng someone who applies 10 times a day, di ba? Gusto mo yung mukhang seryosong nag-a-apply for your company. Which brings us to our next maling diskarte. Okay, maling diskarte number 5. Nakalimutan mo na hindi lang ikaw yung applicant nung nag-message ka. Again, isipin mo kung ikaw yung employer. Sa isang job post, may 100 tao na nag-apply. What? Sa sobrang dami, hindi mo na alam sino unahin mo. Sayang naman oras kung iisa-isahin mo sila, di ba? Siyempre, kung ikaw ang employer, pipiliin mo lang ang mga nag-message na nagkaroon ka ng interest, yung nag-stand out. Ngayon, bilang isang job applicant, importante na malaman mo kung paano gumawa ng message na magsa-stand out. Paano ba gumawa nito? Well, you need to take the time to research and customize. Ito ang solusyon sa maling diskarte 4 and 5. Simple lang pero kailangan bigyan ng tamang oras para magawa ng maayos. Now, let's take this job post as an example on how to research and customize your message. This business is looking for an e-commerce website SEO writer. Makikita mo dito yung name ng business niya. Kaya mare-research mo din sa internet kung anong klaseng business ang meron siya by visiting the company's website and social media pages. Looking at their website, makikita mo agad ang main business nila ay selling neon lights for businesses or events. And meron silang product pages na hindi masyadong SEO optimized. Wala masyadong keywords na madaling lumabas sa search engines like Google. Ito na rin siguro ang dahilan kaya sila naghahanap ng e-commerce website SEO writer. Now, this example's getting too long but normally you should also check yung mga social media pages nila like Instagram at Facebook. Research as much as you can. Tapos, gagamitin mo ang na-research mo plus yung details ng job post para gumawa ng customized message na para lang sa employer na ito. Okay, based sa na-research natin, it's possible na ang mahalaga para sa kanila sa isang applicant for e-commerce website SEO writer ay ang mahanap ang neon light products nila when searching on Google. So, ito yung hinighlight natin sa subject part ng message. Your lights on the first page of Google. So, binibida mo yung kaya mong gawin para sa kanila, yung value na binibigay mo sa business nila pag hinire ka nila. Ngayon, kung ikaw ang may-ari ng isang neon lights business, di ba at the very least, mapapatigil ka pag nakita mo itong message subject na ito? So aside from the subject, you need to expound din yung merits ng pag-hire sa'yo sa isang full message. Huwag mo din kakalimutan maglagay ng link para sa iyong resume at portfolio. Tapos, gumamit ng enough apply points para mag-stand out sa competition. If you don't know what apply points is, quick read lang siya sa nakalink na guide sa video description. Basically, this tells your potential employers that you are very serious about your application. And that's how you stand out from other applicants. Again, hindi ito guarantee na ma-hire ka, pero di hamak na tataas yung chances mo. And ayun na ang lahat ng maling diskarte na common gawin ng mga beginners sa onlinejobs.ph. Pero tandaan, yung mga natutunan mo sa video na ito, hindi lang sa onlinejobs.ph applicable. Magagamit mo din siya sa ibang platforms like Upwork or freelancer.com. Madaming iba-ibang platform kung saan pwedeng makahanap ng hanap buhay online ang mga Pinoy. Pero alam mo ba,
basta popular ang online platform, madami din scammers. Sa next video, pag-usapan natin how to avoid scams on onlinejobs.ph at iba pang popular na platforms. But for now, that's all for this video. I appreciate you watching until the end. Salamat!